Isa hong mapagpalang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating pong mga kababayang OFW, kumusta? Kumusta po kayo? Siyempre, sa mampanig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyo. Sa araw na ito mga idol, ay magbibigay po tayo ng isang panibagong reaction video. Naipaliwanag na nga po ni Mr. Kabusiness yung patungkol po sa mga sponsor. So this time, ang topic po natin ay patungkol po sa mga sponsor. Isa pong usapin, makakatulong ha ba ang panukalang ibigay direkta kaila Mr. Kabusiness ang sponsor o ang tulong papunta sa mga sino mang kasama ng Kabusiness family? Ito po ang ating tatalakay. Okay, buhay na po mga idol. Pag-usapan po natin ang bagay nito. Pero bago po ang lahat, mga idol, hiniling ko sanang paki-follow naman Kabusiness Official, Kabusiness Family, Papa Dance, and of course, Taong Gala. Okay, buhay na ito po mga idol, no? Pag-usapan po natin ang bagay nito. Una po sa lahat, nasabi po ni Mr. Kabusiness, na ipaliwanag po ni Mr. Kabusiness, ang usapin patungkol sa mga sponsor. With due respect po sa atin lahat, alam niyo po ba mga idol na isa po sa pinaka dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan na minsan ay nauuwi pa sa pagkakawatak-watak ng isang grupo ay dahil po sa sponsor? Yes, dahil po yan sa sponsor. Doon po sa sinabi ni Mr. Kabusiness, malaki po ang tulong na mangyayari sana kung ang isang sponsor na magbibigay ng tulong, lalo na kung patungo sa mga kagwang, ay ipapadaan sa Kabusiness or kay Mrs. Kabusiness. Una po sa lahat, nakita naman po natin mga idol na ito pong si Mrs. Kabusiness ay napakadetalyado pagdating po sa usaping pera. Yan po ang isa sa pinakamagandang dahilan kung bakit nararapat na pagkatiwalaan sila. Kung mayroon mang ibibigay na pera patungkol po o patungo sa mga kagwang, nararapat po para sa akin dumaan kay Mrs. Kabusiness dahil nakita naman po natin na lahat naman ay ibinibigay. Walang labis, walang kulang. Ganun po si Mrs. Kabusiness. Now, maaaring sabihin ng ating mga kasamahan or ng ilan sa ating mga ka-community, ka-business ay hindi yan Taong Gala. Kasi discretion yan ng sponsor. Yes, ang pagbibigay po ay discretion ng sponsor. Pero tulad po ng sinasabi natin, sa ganitong pagkakataon na mayroong grupo, may pamilya tayo, dapat po sana kung ano po yung makakabuti. Bakit nga ba iniiwasan ang ganitong pagbibigay ng tulong direkta, halimbawa kung sa mga kagwang? Alam niyo po, ang pera ay napaka-delikado sa usapin. Una, pwedeng ikahamak din ng kagwang yan. Halimbawa, binigyan ka ng tulong, then sasabihin, sige, huwag mo nang ipaalam. Darating at darating ang araw, pagdating ng panahon, ay pwedeng ikapahamak mo. Dahil sabihin na itong si Pulano, itong si Kagwang ganito, ay tumatanggap ng pera, nagpaparinig, humihingi ng pera, o diba, pwedeng ikapahamak po ninyo. Sa kabilang dako, kung ang isang sponsor ay ibibigay kay Mrs. Kabusiness, nakakatulong siya upang magkaroon ng isang sulid, kumbaga, at nagkakaisang komunidad ang Kabusiness. Bakit? Kasi kung ibibigay kay Mrs. Kabusiness at ipapaabot naman ni Mrs. Kabusiness ang tulong, ay makaaring nabubuo yung respeto ng mga kagwang para po sa First Family. Yan po yung isang pinakamahalagang punto na hindi masira yung respeto ng mga kagwang sa First Family. Ngayon, mayroon pong usapin na babanggit na sabi, ayaw ho kasi magpabanggit ng sponsor. Well, madali lang naman yan eh. Kasi pwede naman, kung halimbawa ang tulong ay ipaabot kay Mrs. Kabusiness at ayaw niyang ipabanggit,
eh pwede naman pong pagkabigay ay ano yan eh, kumbaga bidyuhan o kung bibidyuhan, ito ganito may nagpabigay ng tulong. Pero yung video ay hindi po ipapalabas. Bagkus pwede siyang ibigay sa sponsor as pinaka-resibo na talagang yung binigay na pera or tulong ay nakarating po doon sa kinauukulan. Napakahalaga po ng bagay na ito. At sa lahat, ano po, sa mga kagwang, ito naman po ang payo. Ang payo po, kapag dumating ang punto na mayroong mag-aalok sa inyo ng sponsor, for respeto po sa kay Mr. Kabusiness at kay Mrs. Kabusiness, kayo na mismo ang magsasabi na ate, kuya, hindi po pwede kaming direktang tumanggap ng pera mula po sa inyo. Maraming salamat sa tulong ninyo, pero ipaabot po ninyo yan kay Mrs. Kabusiness. Yan po yung kailangan ninyong sabihin. Hindi na matutokso agad tayo kung may tulong ay sasabihin, sige, sikreto lang yan. E wala namang sikretong hindi natatago. Mabubulgar din. Pangalawa, yan nga ang tulad ng sinasabi ko, maaaring ikapahamak nyo pa yan pagdating ng panahon. Bakit? Kasi hindi naman lahat-lahat sinasabi natin na naibigay na ibigay. May mga pagkakataon po, hindi nilalahat ko ha, sorry, hindi ko nilalahat. Ay, mataas po ang respeto ko sa sponsor. Ang sinasabi ko lang po is realidad sa mga nangyayari. Kasi mayroon pong mga nangyayari na po na minsan, yung sponsor na nagbigay, isusumbat sa'yo yan pagdating ng panahon. O isusumbat sa'yo yan. Pero hindi ko sinasabi na ang mga sponsor na nagbibigay ng kabisis ay ganito ang ugali. Ang sinasabi ko po ay realidad po ng social media base po sa ating mga napagdaanan. Kaya nga po ako, inuulit ko po sa inyo, ano? Lagi kong sinasabi na nung kinuha ko ni Mr. Kabusiness, lagi kong sinasabi na ang obligasyon ko lang po ay mag-react. Kaya po, yung ibang mga upload ko ay hindi ko po isinasama dito. Para po sa ganun ay makaiwas tayo sa responsibilidad kasi alam natin na ang mga sponsor ng Kabusiness ay napakamatulungin para maiwasan natin ang komplikadong sitwasyon. Sa mga ganitong pagkakataon, mga idol, ito pong payo ko. Kung atin lang pong i-analisa, ito po ay isang mabisang tulong natin na para po kila Mr. Kabusiness, para po sa Kabusiness family, and din sa mga kagwang na maging konkreto at solido ang kanilang relasyon. Itandaan po natin, marami po talaga ang nahuhumaling pag sinasabing sponsor ang pinag-uusapan. At doon naman po sa mga nabibigyan. Halimbawa, kung nabibigyan naman kayo, magpasalamat kayo. Kung dumaan man yan kay Mrs. Kabusiness at naibigay sa iyo, yan na yung time na pwede ninyong kontakin. Salamat po, natanggap na po namin ang inyong tulong. At pahalagahan po ninyo. Kasi ang tulong na ibinibigay ng ating mga sponsor, lalo na kung ito ay isang OFW, pinagpawisan niya yan. Pinaghirapan yan. Kaya nga lang po siya tumulong ay dahil nakita niya o may nakita siyang magandang purpose kung bakit nag-abot siya ng tulong po sa bawat isa. Ganun lang po kasimple yun, mga idol. Ano? Kaya po mabuti nga ito na naitakil ni Mr. Kabusiness. Marami nga po ang nagtanong, ang nagko-comment doon, ano po, bakit ganito, bakit ganyan. Mahalaga pong mapaliwanag ito. Dahil sila Kabusiness ay mayroon pong mga sponsor na nagbibigay ng tulong. To protect, ito din po ay isa din sa proteksyon. Ito po ay makaganda na proteksyon din po ito sa mga sponsor na hindi po masalaula at hindi po mapunta sa hindi maganda ang inyong mga tinutulong. Napakaganda po. Ako po, alam nyo, mga idol, sobrang bilib ako kay Mrs. Kabusiness. Why? Up to the last centavo, kwentado po niya yun. Up to the last centavo, kwentado po niya yun. Yun ang kagandahan doon. Kita nyo naman po, ano, ang laking mga sponsor, laking pera yung, isa na dito, yung kay Bornok, di ba? That is 100,000, pero up to the last centavo, kwentado pa rin po ni Mrs. Kabusiness. Sa pagbibigay kasi ng sponsor, iba naman po yung sinasabing, eto po, ibigay nyo, ibigay para kay Pulano. And then, ito naman po ay panggas o kaya pang-snack ninyo. So, yung pang-snack ay pang-snack po yun. Yung panggas ay panggas po yun. Ganun po yun. Ganun po ang sistema ng pag-i-sponsor. Ito pong topic na ito, kaya po nagbigay ako ng reaksyon, mga idol, ay upang
makapagbigay ng kaliwanagan sa lahat. Ano po, lalong-lalo na po sa atin ding mga kagwang, sa lahat po ng mga kagwang, na kung mamarapatin kahit pa, binibigyan kayo ng offer, nabigyan kayo o na may nagbibigay ng tulong sa inyo kahit sabihin pang wag na lang, pasikreto na lang, itago man yan ako. Yan po ang iingatan natin kasi pagdating ng panahon, baka yan po ay ikapahamak pa rin po ninyo. So sana po ay maliwanag mga idol. Aren sa mga sponsor po ng ka-business community, ito naman po ay isang reaction lang and suggestion. At least kayo pa rin po ang masusunod. Pero sa ngalan po ng pagiging solid na relationship, yung pong kumbaga solidong pagsasama-sama ng ka-business community, ng ka-business family, napakainam po talaga ang proseso na ang lahat ng tulong ay ibabagsak po doon sa ka-business, saka po dumating sa mga pinabibigyan. Dahil ito po ay isang magandang pamamaraan na mamimintin nila Mr. Ka-business ang respeto sa mga taong kanlang itinuturing na pamilya. Ako po muli si Taong Gala mga idol, sana po ay nabigyan natin ng kaliwanagan itong usapin ng sponsor. And saludo ako Mr. Ka-business, thank you so much po sa usaping ito at natakil po ninyo. And of course, mga idol, bago po tayo mag-sarado at maghiwa-hiwalay, ilambing ko lang po muna sa inyo. Ka-business official, ka-business family, Papa Dens. And of course, mga idol, sama na po natin ang ating pong mga kagwang, ano? By Papaya, Intoy, and Buknoy. At sama na po natin ang ating magigiting na mga reactors, Anime, Reactors TV, Analyst sa Reality Vlog, Katanghay PE, PLC, Kalingap Torak, andyan po si Almenda Mix Vlog, Mamplar's Channel, Inday Ukray, and Kamix Vlog. Maraming salamat po sa inyo mga idol, Taong Gala. Until next reaction. Sa so, mga ka-business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.